Magandang Gabi, Pilipinas! Pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking bilang ng Katoliko at isa sa dalawang pangunahing bansang Katoliko sa Asya. Kung magbabalik tanaw sa kasaysayan ng bansa, hindi naging madali para sa mga Kastila na ipakilala ang Kristiyanong paniniwala. Sa likod ng nag-uumapaw na pananalig ng mga Pilipino sa Diyos, ang ilang istorya ng pagtanak ng dugo. At habang maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay sa ngalan ng paniniwala, hindi rin nakaligtas sa dahas ang ilang mga misyonaryong tagapagpahatid ng salita ng Diyos. Gaya na lamang ni Father Francisco Palliola, isang Hesuitang pari at misyonaryo na nadestino sa Dapitan noong 1644. I think Zamboanga del Norte is blessed enough, you know, when we speak of faith, because based on the history and based on the studies, the faith that comes from us is nurtured by a martyr named Padre Francisco Palliola. He was killed by a subanin who was converted into Christianity but then went back to his old faith, and somehow, you know, it was more of a hatred to the faith. No? Sa tabing dagat ng punot sa bayan ng Jose Dalman, lalawigan ng Zamboanga del Norte, walang awang pinaslang si Padre Palliola ng mga grupo ng Subanon. Tampilo with Tuwana, January 29, 1648, pumunta nga sila dito, kaya lang may dala ng mga itak. Marami na sila. So nang makita nila si Father Palliola, bigla nang sinunggaban, kaya yun, pinuto lang liig. Dito mismo, right on this site. So dito siya nakaluhod, nakahawak ng rosaryo, at saka pinuto lang ng liig. Yung ipinaglaban niya, yung pananampalataya. Ang ibig sabihin, yung sa pagkapari niya, kahit na harap na niya yung kamatayan, nandun pa rin siya. Ang kanyang kamartiran ang naging hudyat upang magkaisa ang mga ninuno noon at simulang yakapin ang Kristyanismo. At bilang pagpupugay sa kabutihan ng yumaong misyonaryo, isinaayos ng mga lokal ang mismong lugar kung saan ito pinaslang na ngayon dinaragsa ng mga mananampalataya. Paglalarawan ni Bishop Severo Caermare ng Diocese of Dipolo, malaki ang pagmamahal ni Padre Palliola sa mga katutubo. He is a man of dialogue. No? He's a man of peace, no? Who went out to these people for dialogue. Even though he already perceived his imminent death, but then he wanted peace, he wanted to dialogue those persons. The devotion grows, no? Where families of this Subanin, no, visited a place, no, where they thought he was buried, but no, he was not buried there, but most probably his blood poured on that area. And this is maybe what we could call the unique part in Zamboanga del Norte or the Diocese of Dipolo on this time of the pandemic. No, we include him in the Oratio Imperata to intercede for us. Dahil sa naging missionary work at faith healings ng paring Jesuita, noong 2016, nang formal na binuksan ng Diocese of Dipolo City ang canonical investigation on the life, virtues and martyrdom of Padre Francisco Palliola. Matapos nito'y opisyal na kinilala si Father Palliola bilang servant of God. Handa na papalapit na ito ng inaasam na sainthood o pagdeklara sa paring martir bilang isang santo.
we expect it before 2021 or on 2021 when our country celebrates the 500 years of Christianity. Hopefully, he could be the third and he could be for Mindanao because we have one for Luzon, Lorenzo Ruiz, then we have for Visayas, Pedro Calungsod, and hopefully we could have one for Mindanao, this Francisco Palliola. Hindi man siya dito, no, ipinanganak, but then his heart is for Mindanao. Kung sakaling maideklarang santo si Father Palliola, may ituturing itong tagumpay sa matibay na pananampalataya ng mga Katolikong deboto sa Zamboanga del Norte. Para sa kanila, simbolo ang kamartiran ni Father Palliola ng pagkapit sa paniniwala kahit na humaharap sa mabigat na hamon ng buhay ngayon. We really have to be true to our faith, no? As this martyr who came to us as a missionary who offered his life for the faith. Maybe at this point in time where we also ask to live our faith and to give witness to our faith through our actions. When we speak of goodness, justice, and in our desire to protect also our common home, that is part where we could live by our faith. Magandang Gabi, Pilipinas.